Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Sa araw nito, gagawa po ako ng lamisan na tinatawag po na river table. Ito po ay pang dining table po. So panoorin po niyo hanggang sa dulo para po makita po niyo ng step by step kung paano po ginawa itong ganito kagandang lamisa na animoy antique na lamisa. At talaga namang ang ganitong klaseng lamisa mga boss ay napakamahal po nito. Ang pinakauna po natin gagawin mga boss ay siyempre kakatamin ko po yung gilid dahil sa wala po akong kumpletong kagamitan sa karpintero dahil ako na may hindi po karpintero. Pintor po talaga yung skill ko, hindi po karpintero. So wala po akong mga circular saw, yung mga jigsaw na yun, hacksaw, wala po akong ganun. Ang sa akin lang po, meron po akong katam, meron po akong lagare, meron po akong martilyo, mga mitro. So pang DIY ko lang po. So ngayon, ang ginagawa ko po ngayon ay tinatanggal ko po yung gilid sa may parting balat po ng kahoy. Dahil yung gilid na yan mga boss ay medyo malambot po yan. Then alam naman po natin na yung parting gitna po ng kahoy, yung ibang kulay, yung dark po, yun po yung matigas. So hindi naman po natin tanggalin lahat yung nasa gilid po nito. Bagtira po tayo ng kaunti para kahit papano, meron pong ibang kulay na makikita yung ating manunood. At pagkatapos po nito, gamitan po natin ng grinder para po makinis po siya at matanggal po talaga yung mga malalambot po na area. So ganyan po. At siyempre mga boss, tanggalin na rin po natin yung mga malalambot na area dyan po sa may bitak po ng kahoy. So itong area na ito mga boss, itong bitak po ng kahoy o yung parang nabubulok po, yan po ang magdadala po ng kagandahan kapag na-finish na po natin dahil dyan po sisiksik yung ating epoxy resin. At ang gamit mo naming epoxy resin dito mga boss ay Pioneer Laminating Epoxy. So product po ito ng Pioneer. Ayan po. Meron po siyang sariling catalyst. At siyempre, tinitimpla po ito ng 2:1 ratio. At ang laman po ng isang lata mga boss, ito po ay 3 kilos lahat po. Kasama na po yung catalyst. So yung catalyst mga boss, tandaan po natin na yan po ang pampatigas po dito po sa ating epoxy. Hindi po titigas ito kung hindi po natin haluan ng catalyst. At natural po na haluin po natin ng husto bago po natin ito i-apply. Sa pag-mix po nito, pwede po natin gamitan po na kagaya po itong ginawa ko na kahoy lang po na malinis. Pwede rin po yung binabala sa barina yung panghalo. Ang pagagamitan ko po dito sa aking tinimpla po na epoxy resin, ipapahid ko ito o i-varnish ko po ito dito po sa ating kahoy para hindi po ganong maglabasan yung mga bubbles. So sa pamamagitan po nito, mapigilan po yung masyadong pagbabubbles. So ganito po kadami ang gagamitin po nating epoxy resin dito po sa unang pagbuhos. So dito po sa una kong buhos mga boss, ang gagamitin po dito ay nasa 12 kilos po dahil apat po siya na set na galon na mayroon pong 3 kilos bawat set. At haluan ko po ng powder na pantimpla. Ang tawag po dito ay black pearl na pigment. So yan po ang ihalo ko po dito dahil gusto ko pong ma-achieve yung kulay black po na epoxy resin yung nasa gitna. So unahin ko po sa pagtimpla itong tatlong set o tatlong galon na meron po siyang 9 liters lahat itong una kong timpla. So mamaya ko na timplahin yung isang set po yung tatlong liters para magiging 12 liters. At sa aking rough estimate mga boss, abot po ito ng 18 liters lahat kapag isama na po yung pangalawang buhos po. Dahil itong unang buhos po na ito ay patutuyuin ko muna tapos lihain ko. Tapos bubuhosan ko naman ito sa pangalawang pagbuhos po siguro sa sunod na araw. At ngayon, huwag po natin kalimutan mga boss na ilagay itong ating pangpatigas. Itong ating catalyst. Ayan po. So tatlong liters po yan ng catalyst dahil nga tatlong gallon set yung ating ibubuhos muna ngayon. Dahil hindi po kasi ang apat na set po dito po sa galon na ito, itong kulay puti na ito. So kailangan nating timplahin muna yung tatlong set tapos sundan natin mamaya yung isang set na galon. Para po sa mga nagtatanong, mabili po ito mga boss sa mga Wilcon Home Depot o kaya sa mga online shop itong Pioneer Laminating Epoxy. So ngayon, haluin lang po natin ng husto bago po natin ito ibuhos. At ngayon mga boss, ibubuhos na po natin yung ating Pioneer Laminating Epoxy. Ang ating Pioneer Laminating Epoxy mga boss ay para po sa akin, maganda po ito dahil unang-una, wala po siyang amoy, hindi po siya mabaho, tapos hindi po siya basta-basta nagagasgas, at ang mahalaga, hindi po siya ganun kamahal.
Mababa lang po siya. Ang isang set po nito mga boss sa 3 kilos ay nagkakahalaga lang po ito ng 2,000 mahigit. I think nasa mga 2,000 siguro na mabili po natin sa mga online shop kagaya po ng Lazada at Shopee. Di ko lang po alam kung tumaas sila ngayon o bumaba. Basta more or less nasa ganun lang po ang halaga nito. At pagkatapos po natin ibuhos mga boss, natural lang po na magkaroon po siya ng kaunting bubbles o tinatawag po na micro bubbles. Dahil wala na po yung mga malalaking bubbles dahil nga sa vinarnish po natin siya ng manipis na pioneer laminating epoxy bago po natin ito binuhusan. So, at ang gagawin ko na lang po ngayon mga boss, pagkatapos po nitong paputukin yung mga bubbles na ito, ay hintayin po nating matuyo at mabilis naman po itong matuyo, itong pioneer laminating epoxy. Natutuyo po ito ng nasa 45 to 1 oras mga boss, pero paabutin ko muna ito ng 4 na oras bago ko po siya lihain at buhusan ulit. At ito naman po ngayon yung pangalawang patong na po o yung pangalawang buhos na. Nagtimpla po ako ng 2 set po, ibig sabihin 6 po na liters ang dinagdag ko po dito. Ang total po na ibinuhos po natin o ibubuhos po natin dito sa ating river table mga boss ay meron na pong 18 liters lahat o 18 kilos o katumbas po ng 6 na galong set. At yan mga boss, fully dry na po yung ating epoxy resin, yung ating pioneer laminating epoxy. So tanggalin na po natin yung ating moldings. Ayan po. Mabilis naman po siyang tanggalin dahil nakasilan po siya. At pagkatapos po natin tanggalin yung molding mga boss, ang gagawin na po natin ngayon ay papantayin na po natin ito. Dahil kung napansin po niyo mga boss, hindi po ito naka-level doon po sa ibabaw po ng kahoy yung ating ibinuhos. So kailangan po nating pantayin ng husto. Pagkatapos po nating gamitan po ng router, ito na po. Ginagamitan na po natin ng grinder. So binabalahan ko po, ang liha po na gamit po dito ay number 60. So ganun po talaga ang proseso mga boss. Kailangan lang po talaga ang tiyaga. Mahirap po siyang gawin pero matatanggal na po o mapapawi na po yung ating hirap o pagod kapag nakita na po natin ang resulta ng ating trabaho. At pagkatapos po natin gamitan po ng grinder, ito naman po ang ating ginawa po ngayon. Sinundan po natin ang sander. Binalahan ko po ito ng number 100. Tapos susundan ko po ito ng number 180 to 40. Tapos 400 bago po natin i-flag coat po ito. Pero ang nasa plano ko po, hindi ko po ibuhos. Ang gagawin ko na lang po, ibabrush ko lang po siya. Ibabarnish ko po yung ating pioneer laminating epoxy. At ngayon mga boss, ang nakikita po ninyo dito po sa gilid ng aking ginawa ay meron pong marking na lapis. Ibig sabihin, yan po ang aking tatanggalin o yan po ang aking tatastasin para straight po siya. Ang problema, ang lagari ko ay purol na, wala po akong circular saw. So, gagamitan ko siya ng grinder. Babalahan ko lang po siya ng number 36. Ito po yung ginagawa ko po ngayon. So, kung napansin po niyo mga boss, may mga dot-dot po na kulay itim po. Yan po. Yan po ay niretoke po natin. Yan po yung mga butas na nilagyan ko po ng ating pioneer laminating epoxy na may kulay rin po. So, lahat po na butas, kailangan po nating i-retouch po ito. Lalagyan po natin ng chemical sa ilalim para po buo po siya tingnan. At pagkatapos ko pong i-retouch mga boss, ngayon nililiha ko po ulit hanggang 400 na po ito ang ating liha bago po natin i-apply yung ating top coat. So buksan na po natin, haloy na po natin yung ating pioneer laminating epoxy para ito po yung gagawin nating pang varnish dito po sa ating tabletop. As usual mga boss, 2:1 ratio pa rin po yung ating timpla po dito para po sa gagawin po nating varnish dito po sa ating river table. So haloy na po natin ang husto at huwag po natin kalimutan talaga na haloan po natin ng catalyst dahil hindi po talaga ito titigas kapag wala po ito. At haloyin po natin ang husto bago po natin sa ibuhos o i-brush. Nilipat ko po ang ating lamisa dito po sa loob ng bahay, dito po sa ginawa ko para po hindi po siya malikabukan at hindi po siya madadapuan ng kahit anong insekto. So maaaring maganda po ang resulta ng ating trabaho, malinis po siya. Ito po ay pangsamantala ko lang po na ginamitan ko lang po ito ng brush. Pero ang pinaka-finish po talaga nito mga boss, ang plano ko po pag nagkaroon po ako ng chemicals uli, ay ibubuhos ko po. So, flood coat po ang tawag po doon para mas maganda ang resulta ng trabaho. Pero so far naman po, sa nakikita ko po sa trabaho, maganda na po siya. Pero kung sakali man meron po akong chemicals, lilihain ko po ito tapos ipa-flood coat ko. So, normal lang po talaga na kapag
ginamitan po natin ng epoxy resin, kailangan po natin paputukin yung mga bubbles o yung mga micro bubbles. Kaya ang ginawa ko po dito mga boss, nakikita niyo po, binubugahan ko po ng heat gun. So naway, nagustuhan po ninyo ang video na ito mga boss. Huwag po ninyong kalimutang mag-like. Yan lang po ang hiling ko po sa inyo. Mag-like po kayo. At para po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo mga boss. Wala naman pong mawala sa inyo. Sagot ko po ang pagtuturo kung paano po gawin ang rivertable na kasing ganda po nito. At ang inyong gagawin mga boss, mag-subscribe lang po kayo at i-like ang video na ito.